Kung bago ka lang sa channel ko, welcome guys sa aking channel, mga ka-aksi. So gusto ko lang magpasalamat muna sa mga naka-appreciate nung una kong upload sa tips and strategies sa paggamit ng ABP na lineup. So guys, maraming salamat sa inyo lahat, pati sa mga nag-correct. Okay guys, mga ka-aksi. So ngayon may itatry tayong lineup, yung position. Although experiment pa siya, chine-check ko pa rin yung win rate niya para may ma-share ako sa inyong kumbaga ibang strat kapag puro nasa losing streak kayo, pwede nyo i-try ito. Pero bago ang lahat, gusto ko munang i-shoutout. Shoutout muna natin si Sir Lodi Gabriel Rodin. Sir, thank you sa pag-correct sa akin doon sa energy. So pagpasensyahan nyo na, medyo tayo, multitasking. Then next is, thank you kay Sir One Supply. So, wag ko daw sabing swerte, Lord. Sadyang matalino ka lang. Laging may halong swerte ang game na ito, sir. Kasi, syempre, hindi natin alam yung cards na ibibigay sa atin. Kahit may isa pa tayong energy. Then, kay Ma'am Nicole Lotto, thank you po. Thank God I found your channel. Galing mo magturo. More, please. So, thank you ulit, Ma'am Nicole Lotto. Then, shoutout din kay Armbin Makapugay. More video na may matututunan kami. Thank you, Lord. So, sa mga ganyang comment nyo lang, so, na-appreciate ko yan kahit, kaya mas gusto kong gumawa pa ng more videos. So, ko MT09, yon, salamat sa Diyos at may nakita din ako EBP na pares ng cards ko. Salamat, boss amo. So, guys, thank you sa mga comment nyo, ha. Papatuloy natin gumawa ng, pagkapatuloy ko gumawa ng mga video regarding sa EBP. So, try muna natin to guys. Pakita ko sa inyo yung lineup na tinatry ko. Kasi, yan yung normal na position ng mga aksi natin kung ABP yung team mo. So, ngayon kasi, minsan kasi, pagka minalas-malas, naglo-losing streak kasi tayo. So, pag ganun, minsan gusto natin mag-try ng ibang setup. So, front natin, Aqua, likod ang Beast. Pag ganito guys, lagi ko sinasabi, check nyo kung sino unang turn. Then, check yung skill ng kalaban. Kung ano dala niyang armas. Lalo sa mga newbie, lagi nyo check yan. Plus yung mga zero energy cost. May mga nagpo-post sa FB na may mga madadaya daw na kalaban. Na sobra daw yung binibitawan na cards. Then dito, mag-enter na lang tayo para makaipon tayo ng energy. So, mas okay kasi masupport ng plant yung beast. At the same time, yung beast, may sapat din na energy para makakill ng kalaban. So, 3 energy niya. Nagbawas siya ng isa guys, ha. So, meron siyang 2 plus 2 for this round. Total of 4. Then, dito, maganda. Nabigyan tayo ng combo. Plus, makakagain tayo ng energy for critical strike. Tatlo binitawan niya guys, may 4 siya. So meaning may isang natira sa kanya. Plus 2 sa next round, total niya 3. So yun guys, nag-gain energy. Three energy sa kanya. Sa ganito setup, medyo nakakita ko ng advantage sa side natin. Kasi medyo madali patayin tong beast. Then good thing meron tayong combo. Ayan. Tawanan na natin 'yan. Then ito, iniisip ko baka mamaya umatak siya, bitawan na natin para makagain ng energy. Kaso 'yun, hindi siya bumitaw. Ibig sabihin, nag-save siya ng energy na 3. Kanina hindi nagalaw. So meron siyang 5 total na energy ngayon. Kaso, hindi niya din naman to nakaka-backdoor. So, meaning titirahin niya lang yung plant natin. Maglagay muna tayo ng pang-depth sa ating plant card. Since dalawa na lang din yung energy natin. Para pang ano lang muna. Pang bawas ng energy niya. Titira yan, sure. Ilan na nga ulit yung total niya? 5. Tama, 5. Sure na titira yan dahil may 5 energy yan.
So, lagi nyo lang din tatandaan guys, yung rock, paper, scissor bonus ha. So, apat at kinuha niyang energy, may natira siyang isa. So, sa rock, paper, scissor bonus, less ang damage ng aqua papuntang plant. Kailangan mapamiliarize din kayo doon guys ha, para alam nyo kung sino may advantage sa damage. Then, steel energy tayo. Baka kasi mag-save ng energy yan kasi meron lang siyang anong konting energy lang, which is hindi enough para makill yung plant plant axe natin. Tama, isa, tapos dalawa, tatlo yung energy niya. So, bumitaw pa rin siya, which is hindi naman enough yun para makill. Yun yung sinasabi sa inyo guys, mas okay bumitaw ng cards na may combo para hindi sayang. So, kung mapapansin nyo, medyo naipid din ako sa energy kasi kailangan natin, kailangan natin i-def yung plant natin hanggang sa makaipon ng sapat na cards and energy yung beast natin. So, konting sakripisyo pa plant. Ano na lang siya, dalawa na lang ang energy niya every round kasi sinasagad niya rin. So, dito siguro since dalawa lang ang cards niya at tatlo lang yung maibibigay ko sa beast, pwede kasing mag-shield. Kailangan ko mga at least 4. Gamitin pa rin natin tong plant para makagain tayo ng energy. So, gain energy, carrot hammer, then heal. So, hindi niya yung kaya i-kill kasi dalawa lang kaya niyang bitawang cards. So yun guys ha, kailangan medyo sanay din kayo na kumbaga mabilis ang tuos o tantya ang computation kung kaya bang makill gamit ng 2 cards kung may ganito tayong mga cards kay plant. So 80 plus 100, ayan. So may natira tayong 68, shield na 10. And dalawa energy. So ngayon guys, sa ganitong sitwasyon, since alam ko naman kasi na dalawa lang ang energy niya. Ngayon alam ko naman na dalawa nga yung energy niya. Medyo sagad natin yung pasensya niya. 188 plus meron tayong dalawang 30-30 shield. Hindi niya pa rin tumakikil yung plant natin. Ubusin natin yung pasensya niya. Bumitaw ulit ng dalawang card chance. So, kung di naman siya bumitaw, swerte, makaka-gain tayo energy. So, bumitaw ulit siya ng dalawang cards. Boom, may natirang 20. Ayan. So, dito, sure na makikill yung ano natin, guys, ay yung plant natin. So, meron tayong carrot hammer para pang-gain energy. Hayaan na natin yung dalawang cards na bitawan niya. So, yun guys, sobrang kabado niya. Dalawa pa rin binitawan. So, dito meron tayong apat. Which is sapat na sapat pang combo sa ano natin. Sa beast axe natin. Lagi niyang ilalagay sa sure. Yan. Dalawa lang energy niya. Alam ko kaya hindi niya tayo makikill. Pero kung tatlo yan, nakalalamang kill yung beast natin. So, yun yung importante din guys, ha, yung alam nyo kung ilan talaga energy niya. Kasi kung tatlo yan, lugi tayo dyan. Hindi tayo mananalo dyan kasi mas malaki yung damage niya. Unless makakakuha tayo ng cards na may critical. Tapos mababa pa yung buhay ng beast. So, unang game natin, unang try is panalo. Try natin ulit ng isa pa. So, sana ibigay sa ating kalaban, bird. Yung may bird axe para matry natin sa pagka ganun yung lineup ng kalaban. Tignan natin kung, kasi yung kanina, ABP rin eh. So, try natin sa iba. Sana ibang lineup yung ibigay sa atin. Ah, ito. Pwede to. Ibang lineup to. Aqua beast. So, check natin. Helper. May tail slap din.
So, may mga Robert Heroes B. Ayoko din ng damage na yun. Masakit din. So, dito, baka mag-ano na lang muna ulit tayo. Mag-enter in muna. Bumitaw ng gain energy, pang bawas lang, pang kilite. So, tiglima pa rin kami guys, sa zero energy yung binitawan niya na yun. So, dito, vegetal bite muna, tapos October treat yung pinang combo ko para maka-steal tayong energy. Bakit yan? Kasi kung carrot hammer, nasa likodan yung ano natin, yung plant. So, negative naman na ma-hit yun at ma-break yung shield para makagain tayong energy. So, dito, kaya itong October treat ginamit natin. So, tiglima kami ulit ng cards. Tingnan natin kung ilang bitawan niya. Nag-gain energy na naman siya, pangilite, which is zero cost. Steal tayo. Nabawasan siya, apat. Then, bumito siya ng dalawa. Meaning, natiran siya ng dalawa. Plus 2, next round, meron siyang 4. Versus sa atin, meron tayong 6. Plus, meron na tayong combo sa beast natin. Ayan. Siyempre, lalagyan natin ng ivory staff yan para makakuha tayo energy. Plus sa kanya ulit, 4, tama no? 4. So, dito, medyo sacrifice talaga yung nasa front lagi. So, sana hindi mag-dep yung ano, plant card niya, plant axe. So, yun, hindi niya nilagay ng dep. Naggamit siya ng dalawang energy. Meron siyang dalawang natira pa. Oh, gain energy. Tapos magdasal ka na mag-critical pa. Oops, sorry. Hindi na-critical ulit. So, meron siya ulit 4 kasi nagbawas lang siya ng dalawa kanina. Tama, no? Dalawa. Tama, 4. So, carrot hammer, carrot hammer. Galit yan eh, bibitaw yan, tignan nyo. Bibitaw yan ng... Meron siyang apat eh, kaya bibitaw yan. Bibitaw yan. So, minsan, pagka for yung energy ng kalaban above, most likely, a-attack yan eh. So, anticipate natin na-attack siya. Oops, medyo mali anticipation natin lang guys, dalawa lang ginamit niya. Hindi nabasag yung ano natin, yung shield. Sayang, dalawang energy sana yung nadagdag. Although, meron pa rin tayo enough energy para sa susunod na round. Tapos siya, may natirang dalawa. Bali, 4 din yung cards niya ngayon. So, bitaw natin to. Since may combo. Then, iniisip ko kung ibibigay ko lahat doon or mag-shield tayo kay ano. Okay, plan. Para mas may chance tayo sa susunod, mga susunod pang round. So, nagbitaw siya ng apat dito, guys. Bali, dalawa na lang energy niya sa susunod na round. May matitira to. So, yun, may natira. Pero, kahit may natira, guys, alam ko naman dalawa lang yung energy niya. So, kung ikaw yung dalawa energy, ano gagawin mo dyan? Either mag-enturn ka kasi meron ka pa namang natitira sa likod. Kaya mag-i-steal tayo ng energy ngayon. Kasi kung ikaw yun, parang mag-i-enturn na lang ako. Kasi mababa naman yung HP nung nasa front. Sure kill eh, kaya nung kalaban. Mag-i-enturn yan. Ah, di bumigay. Pero okay lang, dalawa pa rin yung energy niya. Plus nakapag-dep, mahusay. Mahusay din guys yung kalaban ha. Pero dahil may healing aroma tayo, healing galing. So, October treat muna, carrot hammer muna. Para makakuha tayo ng energy. Oh, tsaka siya nag-enter. Matalinong bata talaga. So, patalinuhan na lang ang labanan dito. Meron siyang apat na energy guys ha. So, gigil yan. Most likely, a-attack yan. Bibigay niya apat na cards. Eh, ang gagawin natin,
Dalian na lang natin tong Carrot Hammer tsaka yung October Trade. Kasi dalawa lang na may cards energy natin. Makakagain tayo. Oh. Tama. Matalino siya eh, pero kailangan mas matalino tayo. So, paano? Dalawa na lang energy niya tayo. Tatlo. Yun. Tatlo. Tapos, dalawa. Tapos, wala tayong pang depth ngayon sa ano. Sa plant axe natin. Kung ibibababa kasi natin yung pang steel energy natin, 30 lang yung ano nito, shield. 200, medyo magalangan tayo kung bibitaw siya ng dalawang cards na nasa 100 plus yung damage. Since tatlo na may energy natin, bawas na lang ako isa sa beast para pang ano lang, pang baba ng HP niya. So dalawa lang energy niya. Blood Moon Curse pa. Bitaw tayo ngayon ng pang combo. Medyo ano, magaling din tong kalaban natin. Plus siya pa yung nasa advantage kasi sa yung unang attack. Kaya lang, dalawa lang kasi energy niya kaya medyo lalaban-laban pa tayo. So kung napansin nyo guys, mas pinili ko yung may mga shield na card. Kasi masakit din damage nito eh. Plus may additional 10% pa yan sa rock, paper, scissor bonus. Yung aqua, a-attack sa beast. Kaya kailangan guys, mapamiliarize din kayo sa ano dun sa rock, paper, scissor bonus. Importante yan. So matalino siya, kaya lang natapat na medyo mas matalino lang tayong konti. So guys, hindi ko masabi na mataas yung win rate ng ganitong setup. Kasi unang-una wala tayong nakalaban na bird ngayon. So try ko sa mga ibang uploads ko, try ko ulit yung ganitong lineup. Hanap ako ng mga kalaban na ibang ano, like reptile tsaka bird. Mga ganong setup. So ito last try, ayun may bird tayong kalaban. Dito try natin guys kung mananalo pa rin tayo pagka pinatulan natin ng ganitong lineup. Sakit talaga ng damage nito, risky pede, 150. Yan, Luna absorb na yun, bad trip din yun. Gain ng energy. Tapos zero energy siya. Yung mga elite na lang tayo, zero cost naman din yun. So gain energy siya dito. So tapos dito nabawas sa tatlo niya, dalawa, tapos vegetal bite. So natiran ulit siya ng dalawa plus yung gain energy kanina, tatlo. Plus for this round, dalawa, lima. So pag lima, ano yan, bibitaw yan para makill yung aqua natin. Meron siyang limang energy. So ganun guys, kailangan medyo mabilis din natin makompute yung ilang energy meron siya. So bibitaw yan, hayaan na natin kasi wala tayong magagawa eh, makikill talaga. So tatlo, meron pang dalawa energy. So vegetal bite, lima, ginamit niya pero may balik na isang energy. So meron siyang additional 2 for this round, tatlo. So tatlo yung cards niya. At kung may combo yung beast niya, possible tumira din yan. So gamit tayo ng ano siguro, Carrot Hammer. Pang save ng energy mamaya. Tsaka vegetal bite if ever na mag-save siya ng energy. At least makanakaw tayo. So yun, bumitaw siya. So 101. Zero cost kasi isang energy guys ha. So 3 minus 2. 1, tapos gain energy isa, bali 2 yung energy niya ulit. Plus isa, so may natira siyang 1 energy. So plus 2 sa next round guys, meron siyang total 3 pang baon. Meron siyang 3, tapos meron na tayong pang combo sa beast natin.
Kaya na lang, ano yun, tatlo. Tsaka Ivory Stab para may balik tayong energy. Tsaka lagyan natin isang ano, pang depth si plant natin. Guys, importante talaga na alam nyo yung may mga zero cost para tama yung bilang nyo sa energy ng kalaban. Nagbabasa ng dalawang cards, meron pa natira sa isang energy sa kanya. Bali, isa kung sa next round plus 2 may tatlo pa siyang baon ulit. May tatlo siyang baon. Plus, pwede nating gamitan to ng combo ulit yung beast para makill yung beast niya. 5 na may energy natin. I-wipe out na natin yung gamit si Singkit. So, tatlo yung energy niya. Gamit tayo nito. So, yun. Ginamit niya yung tatlo pero may balik na isa. So, may tatlo ulit siya sa susunod na round. Ngumingisi pa si Singkit. So, meron siyang tatlong baon pa ulit na energy. Gamit naman yung dilat niyang bird. So, pagka ganito, mataas kasi damage output nung ano, ibigay na natin yung plant. Mataas yung damage output nung ano niya, nung bird niya. Tapos, tatlo cards, meron siyang 150 damage. 150, 130 ba yan? Parang, oh tama, na-check ko kanina. Meron siyang 150. Sakit niyan. Tsaka 130. So, dalawang 150. Patay. So, napaka-importante ng bilang energy. Tsaka yung pagsisave ng energy. So, yun guys. Maganda. Nakatatlong sunod-sunod na panalo tayo. Tapos, iba-ibang team yun. Ano? ABP, AAP, tapos BBP. So, yun guys, susunod na tutorial ulit. Sana nakakuha ulit kayo ng ideas tsaka techniques. Salamat guys, huwag nyong kalimutan mag-click ng subscribe ha. Thank you, bye-bye.